guys! Welcome back! Butika vlog tayo today dahil na-inspect kami ng FDA. So, ayun nga, naikukwento ko sa inyo at syempre kung ano-ano yung mga hinanap sa akin, sasabihin ko rin sa inyo. Ayan, ang pinakaunang hinanap sa akin, syempre, ang PRCID tsaka yung FDA na LTO. After nun, binigay niya sa akin itong form na to. Ayan, tapos sabi niya, ano, pagsunod-sunod rin mo na, ilabas mo yung mga kailangan. Kabang-kaba talaga ako kasi si sir, ngayon ko lang siya nakita. Mabait naman siya, mahinahon magsalita, ayun. Tapos ayun, you know, pin-repair ko na lahat. Lahat kasi ng requirements namin nandito, lahat ng papeles. Kaya ito yung binigay ko sa kanya. Tapos nilagay ko yung prescription book, yung temperature monitoring logbook. Yung dalawa naming logbooks na yun, wala siya gaanong laman. Kasi iilan lang naman yung nagpapadiscount ng PWD tsaka ng senior. Dito tayo guys, inisa-isa niya talaga. Ayan, yung certificate of attendance ko sa FDA seminar. Sabi niya nga, medyo matagal na. Eh, totoo naman na medyo matagal na. Hindi kasi ako makakuha ng slot. Tapos, risk management plan. Ito, inisa-isa niya talaga. Kasi meron siyang checklist na dapat na meron akong risk management plan para doon. So, yun, na-check niya naman lahat. Tapos, ayun nga, yung GMAP, MDRP, meron ako noon. Meron din ako mga Republic Act. Yan, Republic Acts compilation, tinignan niya rin yan. Pharmacist duties and responsibilities, ayan, tinignan niya rin. Tapos, ano ba yung inisa-isa? Yung mga SOP, inisa-isa niya talaga yun. Tapos, ayan, organizational chart. Kahit na dalawa lang kami ni Bri, ayan. Yung SOPs, lahat yun, chinek niya isa-isa kasi meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meron siyang 11 na dapat meron ako. 11 SOPs na dapat meron dito sa butika namin. Isa lang yung wala ako dahil wala naman talaga kaming cold chain. Yung mga gamot sa ref, ayun, wala kami nun. So, lahat meron ako. Tapos, hiningan niya rin ako ng mga resibo. Ayan, naka-file naman yung mga resibo namin. Ang gawin niyo, kunwari, sa Norvic. Kunwari ako, Norvic. Lahat ng Norvic, naka-file yun. Lahat ng pang-generics, lahat ng pang-gatas, ganun. I-file niyo, hahanapin to sa inyo. Ayan, hinanap niya sa akin. Ayan, ready naman ako. Ang wala ako, na hinanap niya yung mga, ano, yung mga reseta. I-fill to ng mga nasa community pharmacy setup din. Kasi, di ba, yung mga customer, hindi talaga tayo nakikipag-ano dyan. Yung parang nakikipag-mapilitan na ibigay mo na sa akin yung reseta, fully serve na yan, ganun. So, hayaan na lang natin. Tataka na lang natin ng fully serve kung talagang fully serve na. Ang sabi sa akin ni Sir Mark, ano naiintindihan naman daw nila yon? Ang gawin na lang daw natin, kunwari may reseta, binawasan natin, o kaya finuli serve natin, lagay natin yung initial natin, or kaya yung pangalan ng butika, ng pharmacy, picture na lang daw. Ayun, pwede na yon. Yun yung i-file mo. Yun yung sabi niya. Kaya yun, yun na lang din yung gagawin namin. Tapos guys, itong thermohygrometer namin, akala ko forever na to, hindi ko napapansin na meron pala siyang parang due date. Ayan, ayun yung nakita ni sir. Sabi niya, ano na raw, dapat iparecalibrate na namin dahil hindi na daw to valid, yun ang sabi niya. So, ang ginawa ko, dahil nga nakuha namin to sa Aculab, nag-message na agad ako sa Aculab na Facebook. Grabe girl, ang mahal ng pare-calibrate, parang bumili ka na lang ng bago. So ang ginawa ko, naghanap ako dun sa Shopee kasi yung mga friends ko na may butika dito, sa Shopee sila nakakuha, nakakalibrate din. Sobrang mahal ng pare-calibrate, magkano nga ba? 1.6 something ba? Wait lang, no, double check ko. Aculab, 1.680. Yun, sabi ng Aculab, 1.680 daw. Pinakita ko to ha, yung klase ng thermometer na meron ako. 1680, tapos dadalhin pa namin dun sa pwesto nila. So sabi ko, bili na lang kami ng bago. Dahil ayun, i-deliver na sa'yo, nandito lang kami, bago pa. Ito guys, ayan yung nakuha ko sa Shopee, galing sa YMCPH. Nag-send lang ako ng pangalan ng butika, pati ng address, kasi yun yung lalagay nila sa calibration certificate. Medyo mas mahal siya ng, kasi 1832 eh, tapos 1680. Diyos ko, sobrang konting kamahalan. Bago pa, brand new pa yung makukuha namin. So yun, ang mahal palang magpare-calibrate. Kung may alam kayong mura, ibulong nyo sa akin yan guys. Para naman sa susunod, di ba? Tapos ito, sabi niya, meron ba akong ano, meron ba akong lugar or area na kung saan ko pwedeng ilagay yung mga damage,
mga expired, near expiry, ganun. Sabi ko, wala. Kasi wala pa naman akong mga ganun na gamot. Pero kahit na raw pala, wala. Dapat meron ka. Kahit na, na isang box lang siyang ganyan, tapos lagyan mo lang ng label na damaged products, near expiry, or expired products. Ayun. So, ayun. Gumawa ako sa Canva kanina ng format. Ipiprint na lang ni Bri. Tapos yun, ididikit namin sa box. Eto, di ba si Bri, kaming dalawa lang yung nandito. Kumbaga, oo, parang siya na rin yung PA ko, ganyan. Kaming dalawa lang kasi talaga, di ba? Ni-require ngayon siya na magka-NC3. Require siya na mag-training sa test daya. Naghahanap-hanap naman kami, hindi namin alam kung saan ba yung pinakamalapit. So, kung kayo po, may butika kayo, tapos may pharmacy assistant kayo na nakapag-NC3 na or NC2, comment nyo naman sa baba kung saan para po magkaroon kami ng idea. At saka kung may bayad ba at magkano. Tapos, kung gaano rin katagal. Tapos, ito, tinanong ako kung nag-i-inventory ba kami. Eh, yung totoo naman, hindi naman talaga kami nag-i-inventory kasi dalawa lang kami ni Bri. Tapos sabi ko, hindi sir, hindi po kami nag-i-inventory kasi kaming dalawa lang naman dito. Tapos sabi niya, ganun nga raw ang nangyayari kapag yung pharmacist, yung owner. Ganun, yung pharmacist, yung owner, tapos sila-sila lang yung nasa butika. Hindi nga daw nag-i-inventory, pero sana daw mag-physical inventory kahit na once a year. Ayan. So, sabi namin, sige, gagawin namin yon. Tapos, eto guys, yung EDPMS, alam ko, nabanggit ko na to sa inyo noon, no, na-inspect kami ng fire department. EDPMS, pati sila, hinahanap nila yon. Sabi ko naman, naghanap na kami noon kasi nga nakwento na sa akin ng friend ko. So, tumingin kami sa internet. Wala doon na, ano, na sign up. Puro sign in lang. So, yun. Sabi niya, mag-email daw kami. Yun, nag-email naman na kami na nagre-request kami ng username at password. Hintay na lang kami ng reply nila. Tapos, ayun, yung mga napansin niya na deficiencies namin na kailangan naming i-comply, hindi lang to basta-basta guys na sinabi niya, ganun, tapos okay na, tapos na yung pag-i-inspect niya. Dapat i-comply mo yun. After ng inspection, meron kang 15 days para ma-comply lahat yun. So kami, yun, ginagawa naman namin ng paraan para makakomply kami agad. Ang kulang na lang talaga namin yung TESDA. Ayan. Kuhan ko ng part 2 to kapag nakapag-send na kami sa kanila ng compliance namin kung ano ba yung sinabi ni Sir Mark or ng mismong FDA. So yun, basta kung kayo po ay merong kayo mismo or meron kayong mga empleyado na nakapag-NC2 or NC3 na, i-comment nyo sa baba kung saan, kung paano nyo sila na-contact, ganyan, kung paano kayo nakapag-reserve ng slot. Kung na-inspect ka din, na-inspect din ang butika mo, ayan, kwento mo naman sa akin sa comment section kung ano ba yung mga hinanap sa'yo, kung ano yung nangyari. That's all for today. Thank you for watching. Para sa iba pang butika vlogs, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang channel namin, Team Castle Vlogs. I-like niyo na rin po ang Facebook page namin, Team Castle Vlogs. So, ulitin, bye!